Good morning po sa kanyang lahat. Narito po tayo ngayon upang pasimula ng ating pag-aaral patungkol sa deliverance or tinatawag na setting the captives free. So, ang nice ko pong unang ibahagi sa inyo is yung the ministry of deliverance. Kasi maraming mga nagtatanong at maraming nako-confuse na yung deliverance ba ay posible pa rin sa panahon natin. Tandaan po natin na Jesus is the same yesterday, today, and forever. Hindi po nabago ang ministry ng Panginoon at patuloy niya po itong ginagawa noon hanggang ngayon. The power of God is still na nakaranas ng maraming tao. Babasahin ko po ang ating pag-aaralan sa Lucas chapter 4, verse 18 to 19. Sabi po dito, "The Spirit of the Lord is on me because He has anointed me to preach good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom to the prisoners and recovery of sight to the blind, to release the oppressed, to proclaim the year of the Lord's favor." So, one of the greatest plan of God is the freedom of His people. Yung po ang pinaka isang plano ng Diyos na ang kanyang bayan ay lumaya. Alam po natin na maraming tao ngayon, they are in bondage, na hindi alam kung paano sila makalist sa tinatawag na bondage na yon. But yung po plano ng Lord to set us free. At alam ko na maraming tao ngayon na hindi alam kung paano sila makalist sa vices, sa wrong relationship, o sa bondage ng pain and sickness sa buhay nila. But the Lord Himself, He died on the cross of Calvary to release those who are oppressed by the devil. So, ang sabi po ng Lucas chapter 4, na binasa natin 18, the first proclamation of Jesus, both is unique ministry of deliverance of God, for God's people. Kaya nga po, ang totoong may PhD ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. He is moving in preaching, healing, and deliverance. Alam nyo, nung si Jesus ay pumasok sa ministry niya, after ng baptism of the Holy Spirit, He walked in signs, wonders, and miracles. Maraming lumaya, maraming pinagaling, maraming napagpala, at maraming patay na kanyang nabuhay. So, nakakalungkot lamang po, we are in the ministry, the same na kung saan ay lalakarin po natin. But, pagdating po sa area ng healing, pagdating po sa area na tinatawag na deliverance ministry, maray pong mga Kristiyano na hindi nakakaranas ng ganon and hindi nagpa-practice. But yung ministry ng Panginoon sa atin noon hanggang ngayon ay dapat yung pulakaran natin. If we are the disciple of Jesus, ang sabi ng Panginoon, kung paano ako sinugo ng Ama, gayon din naman sinusugo kayo. So ito po yung plan ng Lord, God's plan for deliverance. Number one, He sent deliverer. Nagpadala po siya ng tinatawag na deliverer. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Diba? Ang sabi ng Galatians chapter 4, verse 4 to 5, "But when the time had fully come, God sent His Son to redeem those people under the law." So, dumating po ang Panginoon sa panahon na kung saan ang tao po ay lumalakad sa tinatawag na law. At to redeem us under the law, kaya nga po, we are living now in the grace of our Lord Jesus. So, nandito ang ating Panginoon pang palayain tayo sa lahat ng mga gumagapo sa ating buhay. Ito yung plano to deliver us. May mga nagtatanong, sabi nila, "Pastor, kailangan pa ba ng deliverance? Kailangan pa ba lumaya ang isang mananampalataya?" Alam niyo po, lagi kong sinasabi, yung buhay mo ngayon, alam mo. Pero yung pinagmulan mo, hindi mo alam. Di ba, minsan may mga pagkakataon ng mga matatanda, nagsasabi, sabi nila, "Anak, kung mag-aasawa ka, anong lahi ba yung mapapangasawa mo?" Diba? Ay, noon, ganyan tanungan. Eh, ngayon po, ang tanungan, ang unang tanong, yung ba mapapangasawa mo, may pera, mayaman, may trabaho ba? Pero nung panahon ng ating mga magulang, mga ninuno, ang tinatanong po nila yung anong lahi. Bakit po? Napaka-importante po kasi ng lahi. Dahil kapag ka ang lahi ng napangasawa mo ay babaero, o may sumpa, ayaw po ng mga ninuno natin yun. Sasabihin, magdadala ka pa ng sumpa sa pamilya natin. So, which is mean na talagang totoo na mayroon genetic curses. Mayroon natawag na transfer of the spirit na kung anong lahi mo,
yun ang iikot at iikot sa pamilya mo. Kaya yung unang panahon, maingat po ang mga magulang kung ano papangasawa ng kailang anak. Anong lahi ba ito? Sa panahon natin ngayon, minsan din natin tinatanong yun. At tinatanong natin, may pera ba yan? May trabaho ba yan? Kaya ka ba niyang buhayin? We are not after Diyos at natawag na root. Kaya minsan wala pong pamilya na nagpa-prosper o walang nagsasucceed. Kasi hindi mo alam kung anong lahi na papangasawa mo. So, Jesus anointed, sabi ng Bible, He anointed Jesus as deliverer. Diba? Sabi ng Panginoon, The Spirit of the Lord is upon me. Dumating sa akin ng Spirit ng Diyos, sabi ni Christ sa Luke chapter 4 verse 18, The Spirit of God is now upon me. Because He anointed me to preach. Okay? He anointed sa paramangaral. He anointed me to preach. Diba? He anointed to preach the gospel. He anointed me to heal. Anointed me to release those who are oppressed by the devil. Anointed me to heal the brokenhearted. Si Kristo po, anointed siya eh. Anointed siyang mangaral. Kaya pag pinag-uusapan is pangaral, hindi ka lang dapat may alam. Hindi ka lang dapat marunong sa tinatawag na theology. Do kailangan po natin yon. Pero dapat alam mo sa sarili mo that you are anointed to preach. You are anointed to heal. You are anointed to set the captives free. Ang anointing po, hindi po nanggagaling sa Bible school. Do I am na ako po'y nagtuturo din sa Bible school at ako'y tapos. Ano? Pero I always saying na hindi galing doon ang anointing. Anointing po'y galing sa Holy Spirit. So we need to experience the power of the Holy Spirit to be anointed by God. Hindi ka pwedeng maging anointed sa anong bagay kapag hindi dumating sa iyo ang Banal na Espiritu Santo. So sabi ng Acts chapter 10, ano? Verse 38, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power. Okay? Anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power. And how He went around doing good and healing all who were under the power of the devil because God was with Him. So, sabi ng Acts chapter 10, verse 38, ang ating Panginoon ay anointed by God with the Spirit and power. Kaya kahit sin sa pumunta, He's doing good. And healing all we are under the power of the devil. Bakit? Sabi na pala na, and God was with him. So napakasarap at alam mo na kaya mong gawin ng isang bagay kapag alam mo ang Diyos sumama sa iyo. Kaya ka lang naman nagda-doubt, kaya lang naman tayo nagkakaroon ng tinatawag na confusion sa paggamit ng Diyos sa atin o sa ministry na lalakaran natin, hindi tayo minsan sigurado kung ang Diyos sumama sa atin. Kasi kapag sigurado ka that the Lord is always with you, anong dapat mong ikatakot? Anong dapat mong ipangamba? Basta gawin mo, pinapagawa ng Diyos, bahala ng Diyos mag-accomplish doon sa bagay na gusto niyang gawin sa buhay mo. Tayo po'y dapat sunod lang ng sunod. Di po ba? So, how God anointed Jesus of Nazareth with Spirit and power? Sabi ng Acts chapter 10, verse 38. Kaya, yung po ang purpose ng, isa po sa purpose ng Panginoon, yung God's plan, yung kalayaan ng maraming tao. Para lumaya, sana ang lahat ng simbahan kapag ang taong may sakit dumating paglabas, magaling na. Sana kung maduplicate ni Kristo, no, katulad ni Jesus, paano kaya kung magkaroon ng 10 o 100 na katulad ni Jesus pagdating sa ministry that they walk signs, wonders, and miracles. Alam mo, napakabilis po na revival sa ating bansa. Marami pong mangyayari, marami pong himalang magaganap. Okay? So, kaya sabi ko, God's purpose as a deliverer for Jesus Christ. Di ba? Sabi, to deliver us from the bondage of sin. Paano tayo lalaya? Number one, to deliver us from the bondage of sin. Sapagkat maraming tao ngayon, kahit na sinasabing nagsisimba na, pero they are continue bondage. Doon sa tinatawag na kasalanan, may nakausap nga po ako sa isang simbahan. Ang sabi niya, Pastor, bakit ganon? Babae po to. Sabi, Pastor, bakit ganon? Pagkatapos kong magsimba, minsan kung ano pumapasok sa isip ko, ako'y pumapasok, meron akong sariling computer, pag ako'y nasa laptop ko, kung ano-anong website ang binubuksan ko, hindi ko mapigilan ang sarili ko, sabi niya. So nagkakaupo sa natawag na sexual mindset or sexual thought sa kanyang isipan,
Kaya eto po 'yung babae no, na galing siya sa malaking simbahan, hindi ko lang po sasabihin kung ano simbahan ng kanyang kinabibilangan. Pero nag-confess po siya sa akin, sabi niya, bakit ganoon? Bakit ko nakakanasan 'to? Siya po'y 29 years old. Ni-root out ko po, sabi ko, hindi pwedeng ganyan ka na wala itong pinagmulan. Nung po tinawag si Linko, and she was a molested child nung bata pa. Na minulis niya ang kanyang tito, kaya nagkakos siya ng ganun tinatawag na feelings. Mayroon tinatawag na sexual demons na nakapasok sa kanya. Kaya nagkakos siya ng ganun pagkakandam na kahit na born again na siya, hindi pa kanya mapatawad yung kanyang tito. At yung demonyo na yon na pumasok sa kanya, hanggang ngayon, tinatem siya dun sa tinatawag na sex o tinatawag na form sa internet. And to God be the glory, alam niyo po, kung wala pong mga tao na pinili ng Diyos o tinatawag na etong deliverance na to ay hindi dumating sa simbahan, paano po yung mga taong ganun? Na they are continually struggling. Na marami po tayong kilala at alam natin sa totoo lang maraming Christian, though they are born again, but they are still bondage of sin and vices. No, nakakalungkot nga lang po pagka ganun. Kaya sabi ito, number one, Jesus deliver us from the bondage of sin. Napakita Panginoon upang palayain tayo sa tinatawag na kasalanan. Sa sabi dito, but you know that he appeared so that he might take away our sins. Kaya si Kristo na namatay sa krus ng Kalbaryo upang alisin ang ating mga kasalanan. Pangalawa, to deliver us from the curse and bondage that Satan has inflicted us. Napakita Panginoon upang palayain tayo na sinatawag na sumpa na iligay ng demonyo sa ating buhay. Alam nyo, ito po yung tinatawag na unseen enemy, yung tinatawag na sumpa. Na hindi mo alam na sinumpa ka pala, hindi mo alam may lahi pala kayo nito, may mga nagsasabi kapwa ko, pastor, sa akin, ano, sabi niya, eh pastor, di ba kapag tinanggap mo Panginoon, wala ka na sa sumpa? Sabi ko, dapat nga po sana ganun eh. Kaya lang sabi ko, sa reality po, hindi po natin makita yung reality na pagka na-born again, kaya wala ka na sa sumpa. Sapagkat isa po sa mga sumpa ay natawag na sa faith. And there are many Christian out there, ano, na meron silang tatawag na cycle of sickness na galing pa sa kailang mga ninuno. Diba? Mapansin niyo po kapag ang tao nagpa-check up, ang unang titin ng doktor, yun tinatawag na dugo. Bakit? Yung pong tinatawag na check up nila, sasabihin na doktor kapag ang lahi mo ay asthma, diabetes, diba? O high blood, sasabihin na sa lahi niyo ba yan? So, kailangan madry muna dugo para mawala yon. So, kaya mapapansin niyo na ang inaano kagad ng doktor, nasa lahi niya. Pag sabing nasa lahi, wala siyang tinatawag na gamot na pwede ibigay sa'yo na maputol yan. Meron pang pa, yun tawag doon, ipiprevent lang o yung tatawag, pero walang cure. Bakit? Eh, nasa bloodline mo. And that is a curse. Diba? Alam niyo po, nung mga panahon yung anak ko, na si, yung anak ko lalaki, he was a 2 months old that time na may buong ko. Nasa children's hospital po kami. At ang sabi ng doktor sa amin eh, may lahi ba kayo ng bronko? Mahina ang mga baga nyo. So ako, hindi ko po alam yung family ko kung ano ang ano nila sa baga. No? Do, ang aking tatay eh, namatay sa alak o sa tinatawag na bisyo din. So, eh, sa asawa ko, mayroon daw. May lahi ganun. So, we pray to God. Nag-pray kami at hiningi namin ng tawad yung kasalanan ng aming mga ninuno. And as a pastors, I stand the word of God. Sabi ko, Lord, ano man ang pinagmulan ng sumpa ito ng mahinang baga o bronko, inihingi po namin ng tawad. At sa oras ito, Panginoon, pinuputol ko ang sumpang yon at di dadaloy sa aking mga anak. Pinuputol ko ang sumpang yon, sabi ko, sa pangalan ni Jesus, simula sa aking asawa, at sa magiging anak namin, magiging lahi, walang mahinang baga. In the name of Jesus. So, ganun po ginawa namin. Alam niyo, 2 months old that time yung anak ko, sabi ko sa children's hospital nung nilabas ko, never again ibabalik ko si anak ko. That was 1999. Mula nung 1999, up to today, to this present,
hindi ka po namin binalik yung anak ko sa hospital. Why? Because God is good. Because God is our healer. Amen? To deliver us, sabi, to deliver us from the curse and bondage that Satan has inflicted us. Alam niyo po, pagka ang tao nasa sumpa, wala po talaga siya magagawa. Kaya dapat kikilalain mo yung mapapangasawa mo. Kaya dapat titignan mo yung titirahan mo. Merong mga curse lot. Merong mga curse things. Merong mga curse, yung mga tinatawag lang, ay, maalas ang tao yan. Ang tawag doon, sumpa eh. So, dapat lakaran po natin na yung tinatawag na sinasabi ng Biblia na hindi tayo makakalaya doon unless na may mag-minister sa atin, tagapinatang ating Panginoon, maputol, tinatawag na sumpa. Kasi makaya nga pong na-born again, hindi naman talaga nirepent lahat ng kasalanan. Diba? Ako naalala ko, na-born again ako, di ko naman talaga nirepent. Kaya naman naalala ko, sabi ko, we need to repent it one by one. Eh, minsan dyan po tayo magtatalo. Sasabihin ng maraming tao, eh, pastor, kailangan ko ba bang isa-isa? Hindi ko na maalala yung lahat ng ginawa kasalanan ko. No, kailangan. Eh, minsan nga, kapag hihingi ka ng blessing, gusto mo specific. Eh, hindi ka hihingi ng blessing. Lord, gusto ko ng kotse. Di ba? Kailangan. Sasabihin, brand new ba yan? Anong kulay ba yan? Pagdating sa paghingi, napaka-specific natin. Pero pagdating sa pag-confess ng ating mga kasalanan, ayaw natin specify. Di ba? Eh, laging sasabihin natin, alam na ng Diyos yun. Eh, pag binlaka po natin yung Old Testament, nung magkasala po sina Eva at Adan, ang sabi ng Lord, kinain nyo ba yung bunga pinagbabawal? Though God is all-knowing God, at alam ng Diyos yun. Pero bakit tinanong sila ng Panginoon? The Lord want them to confess their sin. Ang ibig lang ng Panginoon, umamin eh. O ikaw na nandiyan, baka di ka pa umaamin. Ang gusto lang ng Panginoon, umamin. Di ba? Kaya kung mayroon mang mga kasalanan hindi napapatawad ng Panginoon, yung mga kasalanan na hindi natin naamin. That's why it is the right time to confess our sin. Amen? Hindi naman yung repentance, Lord, forgive me, hindi po repentance ang tawag doon. Ang repentance po is confession, your sin. Sabihin mo, Lord, ako po'y nagpo-pornographic, ako'y nagnanakaw, ako'y nagsisinungaling, ako po ay malaswa po ang aking isipan, ako po'y nagmamasturbate, ako po'y ganito. Diba? Eh, minsan kapag tayo humingin ito, Lord, forgive me, sa isip lang, di ko mabigkas. Paghihingi ng blessing, kailangan specify. Paghihingi ng tawad, ayaw magsalita. So, we need to confess our sin to the Lord. Sa pagkasabi ng Panginoon, if you confess your sin, sabi ng God, He is faithful and just to forgive us. That's why the reason, sabi dito, the reason the Son of God to appear was to destroy the works of the devil. Sabi ng 1 John 3:8, di ba? Naparito sa upang wasakin ang gawa ng kaaway. Kaya kapag ka ayaw mo sa kasalanan, makipag-break ka sa kasalanan. Hindi yung Lord, I repent, I repeat, I repent, I repeat, I repent, I repeat. Kailangan mong tumayo, Lord. Pag sinabi mong ayaw ko na sa kasalanan, break it away. Sabi nga, kailangan natin punitin yung pinagmumula ng kasalanan sa ating buhay. Kung naglilingkod tayo, so maglilingkod na tayo ng totohanan. Kung alam mo na ang Diyos, siya nagpatawad siya, lumakad na tayo sa katwiran ng God. Sabi, habang patagal po tayo ng patagal sa paglilingkod, palapit ng pagdating ng Panginoon, eh baka sayang lahat ng ating ginagawa. Tapos di naman pala tayo matuwid sa harapan ng Panginoon. Alam mo po sa paglilingkod kay Lord, hindi po pagalingan. Sa paglilingkod po sa Panginoon, patamaan ang puso. Dapat tama puso mo kay Lord. Hindi pahugutan ng mga Grego, ng mga Hebrew, ng mga kahit na magaling ka pa doon sa tinatawag na homiletics, hermeneutics. So, kailangan natin yung kaya lang ang paglilingkod po kasi kay Lord, hindi dahil may PhD ka, di ba? Doon ako, nagka-PhD dahil hindi po yun earned, kundi award lang sa tagal ko sa ministry. Pero, when you talk about serving the Lord, it's not about our title. It's about our heart. Lagi po natin tandaan yun, ang Diyos laging tupitingin sa puso po natin. The Lord is looking in our heart. That's why continue serving the Lord with our heart. Ano? So, that's why the reason the Son of God appeared was to destroy the works of the devil. So, we know that we are born again. Do not be entangled again to the works of the evil one. We need to walk uprightly
in the presence of God. Okay? What is deliverance ministry? Deliverance is the term used to remove curses and evil entities from people, animals, place, and things. This ministry is accomplished by the Holy Spirit through the church in the name of Jesus Christ. Sabi po ni Dr. Warren Collin. So, deliverance is to remove curses. To remove curses and evil entities from people. Kasi, ang makaya po mga bagay na sa sumpae, yung tao, hayop, lugar, at anumang bagay. Diba, naalala ko yung cursed things nung panahon ni Agan o ni Joshua. Ang sabi ng Lord kay na Joshua, pag nalusog yung lugar niyan, huwag kayo kukuha ng anumang bagay na pinagbabawal. So, ano pong ginawa ni Achan? Kumusta yung isang bagay na dapat tupukin, dapat basagin, dapat sunugin, tinago po ni Achan. At pagkatapos po nun, nung tinago niya, nung lumaban ulit yung grupo ni Joshua, natalo po sila. Nalagasan ng 39. Bakit po? Because, yung merong cursed things, minsan, pupunta tayo sa isang lugar na hindi naman dapat. May mga bagay tayong hawak na hindi naman dapat. Diba? Sabi nga, tayo mga born again, nagtanggal tayo ng tinatawag ng mga Diyos-Diyosa natin. Kasi dito sa basa natin, lahat natin mga Diyos-Diyosa, yung mga gawa ng tao, mga santo, mga ganon. Pero, minsan di rin naman natin alam na may mga Diyos-Diyosa ng ibang bansa nasa bahay natin. Oh, let's talk about India. There's a thousand Diyos-Diyosa ng India na kung saan ay nasa imis ng bahay natin. Minsan, born again ka, mayroon ka pang pusa na gumaganon pa sa bahay mo o sa tindahan mo. Pampaswerte daw. Diba? Eh, hindi po, mga cursings po yun. Diba? Tapos, born again ka, may mga naka-ano ka ng bote ng alak, mga parabagang hindi bagay sa isang Kristiyano na mayroon tayong mga bagay na mga sinumpa. Okay? So, deliverance is a term used to remove curses and evil entities from people. Ibig ng Diyos, lumaya tayo sa lahat ng gumagapos sa atin. Amen? Deliverance from the Greek word, rumai, which, ibig sabihin na rumai, sa binds po, define to rescue from or to preserve from and to deliver from. Ang sabi po ng Matthew chapter 6:13, to deliver us from evil. Sa John chapter 17, verse 15, to preserve from evil. So, yun po ibig sabihin ng deliverance, to preserve. And to deliver from evil. Sapagkat ayaw ng Diyos na tayo ay ma-captives na tinatawag na bondage. Curse is a prayer or invocation for harm or injury to come upon. So, the curses belong to our mouth. When somebody speak negative word to us, we need to reverse it, we need to cancel it, we need to accept a negative word. As a Christian, as a leader, as a born again, we need to always use our mouth to bless people, not to curse them. And even when you hear a negative word, you need to cancel every spoken curses or spoken word. Hindi po tayo basura na pwedeng tapunan na lamang ng mga negatibong salita na nakapaligid sa akin. Because curse is a prayer or invocation to harm or injury to come upon one. Diba? Kaya po sabi ng Santiago, hindi nawala labas sa ibig nyo ang pag-aalimura at ang pagsamba sa Diyos. We need to use our mouth to be a channel of blessing. Amen? So, because curse is belong in our mouth. Sabi ng Bible, life and death is in the power of your tongue. Ang buhay at kamatayan nasa dulo ng dila. Kaya dapat, maging pagpapala ang bibig natin sa maraming tao. Maging pagpapala ang bibig natin sa maraming nakakapansin. Huwag, kahit ano pang sabihin nila, di ba? Don't ever, 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 ever speak negative word. In your family, in your works, in your job, in your ministry, and especially in your own selves. Na huwag mong sasamindi ako kaya, gayon lang lamang siguro ako, siguro wala na mangyayari sa buhay ko. Don't ever, ever speak negative word. Because negative word is a curse. Amen? So, two kinds of curses. There are two kinds of curses. Legitimate curse
Ang ibig sabihin ng legitimate curse, wherever God's law is broken, the protective hand of God is removed from the person and his family. This means that the evil power finds it easier to afflict them. Unless the curse is broken, it will continue on from generation to generation. That's why umiikot po siya. There's a cycle of pain, cycle of broken family, cycle of broken relationship, cycle of sickness. Sasabi mo, lahi namin yan. Minsan, we claim na napaka-proud natin. Ay, may lahi kami yan. May lahi kaming diabetes, may lahi kaming asthma, may lahi kaming high blood, may lahi kaming ganito. Para bagang naging membro na ng pamilya yung sakit at karamdaman. And we speak from our mouth that may lahi kami yan. So, kapag anak ka ng Diyos, dapat lahi kang pinagpala. Hindi ka lahing ikahin, hindi ka lahing may asthma, hindi ka lahing may may ketong o may lahing ito. Kapag anak ka ng Diyos, ang lahi mo, lahing pinagpala, a blessed generation. Amen? Kapag ka born again ka, huwag mo sasabihin na, may lahi kami kasi nga, diabetes eh. May lahi kasi kaming asthma eh. May lahi kasi kaming ganito eh. Diba? And minsan sa confession natin, baka kine-claim natin na lahi namin yan. Pero pag sinabing mayaman, pag sinabing gwapo, pinagpala, sa kanila yan. Diba? Kaya sabi ito, legitimate curses, wherever God's law is broken, kapag nasira yung nagkasala tayo sa Diyos, then the curse, doon po mapasok. And yung natawag na illegitimate curses, these are curses that are deliberately placed on a person to bring demonic forces to bear against them from their heart. Diba? Ang ginagawa ng demonyo, nag-a-utter sa natawag na sumpa para ang tao wasakin. Para ang tao patayin. Diba? Sabi nga ang Diyos minsan, ina-allow niya yung bagay niya yun, yung mga ups and down natin para turuan tayo. Pero ang demonyo, ginagawa niya yung mga bagay niya, hindi para tayo turuan, para tayo wasakin. Magkaiba po yun ang purpose. Okay? Ang demonyo, naglalagay siya ng sumpa upang ang tao patayin at wasakin. Pero ang Diyos, inalaw niya yun upang ang tao naman ay matutong magsisi at manumbalik sa kanya. Amen? So, the significance of deliverance. Sino dapat makaranas ng deliverance o significance as children's bread? Diba? Bilang mga anak ng Diyos. Sabi nga nung panahon ni Jesus Christ, diba, mayroong lumapit sa kanya, pagbigay niya po yung aking anak. Sabi niya, hindi dapat ibigay ang pagkain ng mga anak. Hindi dapat ibigay pagkain ng mga anak sa mga tuta. Ang deliverance po ay para sa mga Christian. Hindi po ito para sa mga unbeliever. Ang unbeliever, ang kailangan po niya salvation. Pagkatapos siyang masave, at saka papasok na tawag na deliver sa kanyang buhay. Sa totoo lamang po, kasi maraming Christian, they are under curse, they are under bondage of sin. Diba? May mga nambababae pa rin. May mga umiinom pa rin ng alak. Kunwari, mga red wine ang iniinom, pero nagpapakalasin naman sa red wine. Bisyo na yan, mga kapakulingkod. Anumang bagay na sobra, anumang bagay na alam mo. No? Kasi kung tama lang uminom ng red wine, di mag-inuman kayo sa simbahan, sama niyo mga member niyo. Minsan di mo magawa sa harapan ng mga member mo, baka may matisod. Bakit? Alam mo sa puso mo, mali. Kaya huwag niyo i-justify. May alam akong mga grupo na red wine lang naman yan. O kung hindi kasalanan ng red wine, di dapat yung buong kongres nyo, samahan nyo. Yung Sunday, mag-inuman kayo, magpabaha kayo ng red wine, kung talagang tama yan. Ayun, kapag tinatago nyo, at kayo mga pastor, nag-iinuman ng red wine, huwag nyo justify na tama yan. Mali po yan. Ang binago ng Diyos, ay binago ng Diyos. Kaya kailangan ng deliverance. Diba? So, kaya ang deliverance is children's bread po yan para sa mga Christian. Sa unbeliever po, salvation ang kailangan.
Pangalawa, as demonstration of God's kingdom. Matthew chapter 12, verse 28. But if I drive up demons by the Spirit of God, sabi ni Jesus, then the kingdom of God is come upon you. The kingdom of God is come upon you. Diba? Kaya sabi, if I drive up demon by the finger of God, hanggat hindi dumarating yung natawag na deliverance, yung kingdom ng Lord hindi ma-establish sa buhay ng isang Kristiyano. The word drive out or cast out from the Greek word elbalo, which means to throw out. The throwing out of demons from their place to occupancy precedes the arrival of the kingdom of God. Kaya nga sabi ko, on church planting, when we talk about church planting, if we advance the kingdom of God, we will minimize the kingdom of darkness. Doing church planting, doing evangelism is a spiritual warfare. Because when we advance the kingdom of God, we minimize the kingdom of darkness. Battle po yan, labanan po yan. Hindi pwedeng papetik-petik ka sa paglilingkod kay Lord. Amen? Ang pangatlo, a prophetic fulfillment. Sabi ng Matthew chapter 8, verse 16 to 17, and he drive out demons by a word, and heal all sick. This was to fulfill what was spoken through the prophet Isaiah. So, nagtataka ako, no? Nung panahon ni Kristo, napakadali sa kanya ang magpalayas ang demonyo at magpagaling ng may sakit. Pero yung mga kapwa ko lingkod, ano, minsan, pipili pa lang sakit na pagpe-pray. They aren't moving in healing and deliverance. Puro healing po ang ginagawa. Ang fulfillment po na si Kristo ay sinad ng Lord as a fulfillment, yung ginagawa niya, i-rebuke every spirit. He cast out demons. He cleansed the leper. Yun pong ginagawa ng Panginoon. Hindi po sa tumitigil. At ito pong iniwan niya sa Matthew chapter, we talk about Matthew chapter 28, diba? Go and make disciple all nations. Deliverance po yun. Diba? Kasi advance in the kingdom of God, hindi pwedeng dadali mo sa church yan na hindi mo yan i-deliverance. Bakit? Kaya nga may mga Kristiyano ups and down ng buhay. Sabi ko nga, because hindi lahat ng tao sa church talagang binago ng Diyos. There are so many people out there, the so-called Christian, pero they are continue engaging doon sa natawag na kasalanan. Di ba? Mga pastor nga, nagpo-form, nakakalungkot. Tapos mga musician, nagliligawan, nakakalungkot. So, pag tinignan mo po simbahan ngayon, madaming simbahan, napakadumi. Active lang sa ministry. Pero when we talk about holiness, ang layo po ng kabanalan sa simbahan. Tingnan po natin, when we talk about holiness, huwag tayong magbilangan ng member. Ang purpose po ng church is to walk uprightly in the sight of God. To walk uprightly. Nawawala po ang disenyo ng isang, sa ang totoong disenyo ng simbahan in our days. Hindi na po pinag-uusapan ang holiness, ang holy living. Napapaikot na po tayo ng tinatawag na iba't ibang methods. But doing the ministry and serving the Lord is not about more on theology, but it's about our heart serving God. Maging makatwiran po tayo at maging malinis po ang ating puso sa harapan ng Diyos. Amen. So, pang-apat, as declaration of God's year of favor, sabi ng Luke, to proclaim the years of the Lord's favor. After ng deliverance, proclaim the years of the Lord's favor. So, hanggang doon na lang po muna tayo. And let the Lord bless us today. Ano? Sana magtuloy-tuloy itong iring natin. Alam nyo, naalala ko nung kayo pa'y nagkakaradyo sa DWAD, nagbabayad pa kami ng 1.5 per hour. Gigising ka ng madaling araw, pupunta ka doon. Minsan, telepono lang ginagawa ko. But salamat sa multimedia na uso tong FB. Ano? And I pray to God na madiretso ko tong pagtuturo ng School of Deliverance on the Air.
Naway na pagpala po kayo at sumagin ito ang biyaya at pagpapala ng Diyos laging sumayin niyo. God bless you all. Shalom.